Hello! So, magandang araw po sa inyo lahat. Sa ang panig mo man ng mundo, pinapanood itong ating web class or anong oras mo man napapanood itong ating training na ito. Again, I'm G. Berspeto and I'm very excited na makapag-share sa inyo ngayong araw na to about sa ating main topic, which is the 4 secrets on how to sponsor 15 to 20 downlines in 1 month, even if without enough time, influence, and authority. The reason kung bakit mo pinapanood itong training na to, possibly you are struggling ngayon sa iyong network marketing business. Siguro na na-experience mo din ngayon yung naranasan ko dati na talagang sobrang pahirapan para makapagpasali or makapag-refer or yun nga, makapagpa-join ng mga tao. So, nothing to worry about kasi at the end of this training, napakarami mong matututuhan dito sa web class natin na to. So, bago siguro tayo mag-proceed, I'm just gonna give a couple of guidelines para sa ating lahat so that mas maging smooth yung learnings natin and smooth yung flow ng ating training na to. So, first of all, if you have a notebook and pen, make sure meron ka yan kasi meron ka mga i-discuss na probably ngayon mo lang maririnig. So, you can jot it down and para mas madali mo siyang matutuhan at matandaan. Pangalawa, i-avoid mo muna yung any distractions. Kung sakali na nagbabrowse ka ngayon sa iba't ibang mga website din, i-close mo muna. For the meantime, mag-focus ka muna dito so that mas ma-maximize mo yung learning process natin. And of course, tapusin mo lang yung iyong nasimulan. Okay? Kung pinapanood mo ito ngayon sa simula, make sure na matapos mo siya until the end. And kung sakali man na sabihin natin may mga questions ako na itanong sa iyo, I encourage you to participate. Based on study kasi, mas mabilis daw na natutuhan ng tao ang isang bagay kapag nagpa-participate siya doon sa pinaka-trainer or sa nagpe-present. So anyway, sige, let's get started. Pero bago yon, tanungin muna kita. Sino dito yung naniniwala na MLM is really a great business system? Naniniwala ka talaga na napakaganda ng business na to, na kaya mo siya pinaso kasi ang daming mga buhay na nababago? Kung isa ka sa mga naniniwala, sige, comment ka dyan sa baba. Meron tayo dito ng chat box sa ating webinar room. Okay? Yep, alright. I'm seeing comments right now. Ako rin isa sa mga na-convince talaga ng sistema na to. Pangalawa, sino dito sa mga viewers natin yung gustong mag-succeed sa MLM business na ginagawa niya? Sige, comment kasi sa baba kung isa ka sa mga nagnanais na maging successful din sa business na to. Again, thank you so much sa lahat ng mga nagpa-participate. Again, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, yung apat na sikreto kung paano mo magagawang makapagpasali ng 15 to 20 downlines in 1 month gamit itong predictable na strategy na ito na tuturo ko. And kahit hindi ka full-time, okay? Kahit ikaw ay part-timer pa lang, kahit hindi ka pa top earners and wala ka masyadong influence, wala ka masyadong kakilala, and this strategy will work for you. So again, I just wanted to say thank you muna kasi na-appreciate ko yung time mo sa pag-stay at pag-aalat ng oras mo para panoorin itong web class natin na to. And mapapangako ko sa iyo na this is not your ordinary web class. Kasi ang mga matutuhan mo dito ay mga purely based on my experiences and talagang nagkaroon ng resulta. So I'm not gonna teach you here yung mga theory or yung by the book lamang. Okay, ang ituturo ko sa inyo is pure na resulta at pure na experiences na naranasan ko and yung mga syempre na observe ko rin sa ibang mga mentors ko rin sa online marketing. So, what you'll discover if you stay until the end, ito po yung mga matututuhan mo. Number one is yung easiest way on how you can handle volumes of inquiries and sales. Okay, actually kaya naman itong gawin ng isang typical na network marketer, lalo na kung full-time siya. Kaso nga lang, ang question dito, paano kapag part-timer ka pa lang, paano ka mag-handle ng sobrang daming inquiries and volumes of sale na papasok sa'yo? Okay, kasi at the end of this video or of this webcast natin, matuturo ko sa'yo yung isang sistema na talagang mag-work in favor of you and true leverage talaga. Okay? Pangalawa, matututuhan mo kung paano ma-automate ang iyong sponsoring effort by setting up a 24/7 online system that works like your assistant. So, para ka dito, meron kang binabayaran na isang staff na nag-work 24/7 round the clock. Ang maganda pa dyan is yun nga, hindi siya napapagod, hindi siya magre-reklamo kasi nga, it is an automated sales system. Another thing, matututuhan mo kung paano ka mag-generate ng unlimited numbers of leads. Na itong mga leads na to, sila yung mga already interested na sa business. So, hindi mo na may experience yung maghabol ng mga tao. Okay, and you don't
need to beg for them para lang makuha yung attention nila at tingnan yung ino-offer mo na business. Kaya sobra excited talaga or exciting itong training natin. And lastly, malalaman mo kung paano i-convert yung mga prospect mo into paying customers and to sponsor people to join you with predictability. So, ibig sabihin nun, hindi ka basta-basta nanghuhula lang or alachamba na next month ba, meron ba ako mapapajoin or next week, meron mapapajoin ba ako. So, with this strategy na i-share ko sa iyo, makakapag-refer ka consistently ng mga tao sa iyong negosyo. So, hindi kita tuturuan ng mga bagay na to. Of course, hindi ko natuturo sa iyo yung about sa pamamigay ng flyers or brochures and then pupunta ka sa labas para mamigay ng isa-isa sa mga taong dumadaan. Pangalawa, hindi rin kita tuturuan na kumausap ng kung sino-sino or yung mga kasabay mo sa bus, sa jeep, sa tricycle. Yung ang term na ginagamit namin sa amin is yung mamusakal. So, hindi kita tuturuan na kumausap ng mga taong hindi mo kakilala. Pangatlo, hindi ko rin tuturo yung mga desperado moves kagaya nung mag-i-invite daw magkakape or manunood ng sine, pupunta sa birthday party. Pero yun pala dadalhin sa seminar room. Okay, kaya medyo yung mga ganong strategy, diba, parang talagang nakaka-desperado or desperado yung dating. Siyempre, hindi ko rin tuturo yung mga offline or old school na pamaraan ng pagmamarket na hindi na appropriate ngayong panahon na to. Now, this training is for you kung isa ka sa ito, kung nasubukan mo na lahat ng mga paraan ng mga offline strategies pero wala pa ding naging resulta, or kung sawa ka na sa paulit-ulit na rejection para sa itong training na to. And then, para sa ito, kung gusto mong mapabilang sa top earner ng company mo, kahit pa bagito or beginner ka pa lamang. And syempre, kung gusto mong matapatan ang influence at authority ng mga top earner ngayon sa company na kinabibilangan mo. And syempre, kung paano nila nagagawa makapagpa-join ng maramihan, magagawa mo rin to through the bypass strategy. And ito, magkakaroon ka ng isang big advantage online. Ang tawag dito is yung true internet leverage. So, I know you are so much ready for this training, but before that, let me just introduce quick myself. I'm J.B. Respeto at isa akong network marketer. So, currently, ginagawa ko na po itong business na to for a couple of years na, pero dati isa po akong call center agent. And yun nga, I was convinced by the system ng network marketing. Sabi ko, napakaganda ng sistema ng ganitong business. And wala akong nakikita pa so far na ganitong klaseng negosyo na maliit lang yung ilalabas mo, pero malaki yung potential na kitain mo sa business. So akala ko nung una, pag nag-join ka ng network marketing, is the business go easy. And madali mo lang tong magagawa. Kasi sabi nung mentor ko dati, mag-invite ka lang, dahil sila yung bahala na kumausap, which is totoo naman. Okay, nag-i-invite ako noon. Yun nga lang, naranasan ko yung mga ilang mga bagay na for me napakahirap para sa akin. Kasi unang-una, hindi ako sanay na kumausap ng kung sino-sinong tao, lalo na yung mga hindi ko kakilala. So ano ba yung mga naranasan ko? Namigay ako ng flyers, ng business card, kumausap nga ako ng mga tao na katabi ko sa jeep, sa bus, sa tricycle, namusakal ako yung pag-usap sa mga tao hindi ko kakilala, nag-house to house din. Eh, alam mo, kahit yung mga okasyon, talagang wala kaming pinipiling lugar. Mapa-fiesta. Okay, lahat ng mga kausap namin, i-introduce namin ng business. Mapa-kasal, mapa-birthdayhan, even nga yung libing, yung burol. Okay, minsan, nagiging way or isang avenue na rin para ma-introduce namin yung business. So, dahil sa pangyayaring yun, ang nangyari is, napansin namin parang unti-unti iniwasan na kami ng mga kakilala namin, kaibigan namin, kamag-anak, kasi ang laging bukang bibig namin is yung ng negosyo. Okay, isa ka rin ba sa mga naka-experience ng ganyan na napasama ka sa NFL club or no friends left club? Okay, nag-alis na yung mga kaibigan mo kasi laging yung negosyo ang laging bukang bibig. So this time, sabi ko nga kung meron pa bang ibang paraan para maging successful sa ganitong business. Kaya nung naranasan ko to, naging isang way siya para mag-research ako, and luckily, nakakita ako ng mentors naman sa online. Which is ito ngayon nagbukas ng kaisipan ko about online marketing. And doon natutuhan ko sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Okay, ayaw ko na ulit daanan at gawin yung mga dating old school strategies na ginagawa ko dati. Sabi ko, sobrang nakakapangbaba ng ano. Para sa akin, I'm not so sure para sa iba. Pero sa personality type ko, parang bumababa yung boost
ng moral ko. Tapos nga, napapahiya, nare-reject ka na pa ulit-ulit. Tapos nga, parang sabi ko, parang ang hirap magkaroon ng resulta. And yun nga, dahil sa natutuhan ko na to na online marketing strategies na isishare ko rin sa inyo, eto yung nangyari. Starting nung ini-apply ko yung mga learnings na to sa mga mentor ko, eto na po yung nangyari sa akin. Nakapagsimula na ako makapag-attract ng mga tao na sunod-sunod na nag-join sa aking business. In fact, share ko sa iyo yung ilan sa mga screenshots ng mga tao na napag-join ko sa aking main business ngayon. Ito yung ilan sa mga tao na na-refer ko. As you can see, dito sa mga parting ito, ayan, meron siyang level, meron dyan na number 1. Medyo maliit nga lamang sa iyong part. Pero ang ibig sabihin ng number 1 yan, ibig sabihin ako mismo yung nakapag-refer dyan or ako mismo yung nakapagpasali. So ang kagandahan dito, ayan, batch 1, batch 2, may batch 3 pa, may batch 4, batch 5, batch 6. Ang dami na ito, 7 and 8, 9, 10. Hindi ko na actually kaya na screenshot lahat kasi medyo mahaba-haba na siya. Pero dahil sa mga bagay na to na nangyari sa akin na yung tao na yung pusang dumalapit sa akin, nagtatanong, paano ba mag-join sa team mo, Sir JV? Sir JV, gusto kong mag-join. Ang ganda ng mga features ng team mo. Pwede mo ba akong maging member? And sila mismo yung talagang nagkukonvince sa sarili nila na mag-join under my team. Of course, dahil sa pangyayari na to, di naglaon ay nagkaroon tayo ng mga achievements dito sa main company na kinabibilangan ko ngayon. So, isa tayo sa mga na-awardan din ito, which is napasama tayo sa Maraming applause for Sir JV Respeto. Ayan, as you can see, napasama po tayo sa mga Millionaires Club ng company natin. And sobrang, you know, sobrang memorable sa akin ang event na to kasi sabi ko dito nagbunga yung mga pinaghirapan ko na una-una pag-aaral ng strategy about online. And yun nga, nung unti-unti nagkakaroon na ng resulta, sabi ko, sobra, dapat pala dati ko pa siyang natutuhan at dati ko pa siyang naintindihan. So, kumita tayo ng multiple millions na. Ito yung event namin way back 2018 wherein, ito nga, kumita tayo ng more than or approximately 2 million dito sa business na to. And syempre, along the way, kumita tayo ng palaki pa na palaki yung income natin. Nakapag-tour na rin tayo sa iba't ibang mga bansa. Nakasama tayo sa mga tours na ino-offer ng company, which is free tours, dahil nahihit natin yung mga number of referral na kailangan. Nakapunta rin tayo sa Hong Kong, Macau, even sa Korea. Ayan, isa sa mga bansa na sobrang na-enjoy ko kasi winter kami dumating doon and enjoy talaga namin yung mga snows. And sobrang sarap. So, dahil sa strategy na yun, guys, nagkaroon talaga ng breakthrough yung aking network marketing business. Nakabili tayo ng first car natin. Ayan, eventually, na-upgrade natin yung first car. Nakabili tayo ng ito. Alright, so that is my second car, which is a Toyota GT86, a sports car na sobrang enjoy ko itong i-drive kasi nga talagang agaw tingin, lalo na kapag dumadaan ka sa kalye. Anyway, iba-iba naman yung perception at saka yung desire ng tao. Ako, gusto ko lang talaga magkaroon ng gantong kotse, kaya isa to sa mga napili ko at saka napusuan. So, nagawa rin natin mabili yung lupa dati na napasanglalan namin sa bangko, tapos narimata na. Pero, yan nga, eventually dahil sa kita natin sa negosyo at saka dahil nga doon sa sunod-sunod na mga referrals, nakapag-build tayo ng grupo, and yun, unti-unti gumanda yung kita natin. Nabili natin yung lupa and then nairegalo ko ulit siya sa aking nanay at tatay. So ngayon, ang ginagawa ko na is nagtuturo na ako ng mga members din, distributors from iba't ibang mga companies. Also, especially yung mga nasa iba't ibang mga lugar din, natatap din natin sila. And nagme-mentor tayo, nagtuturo kung paano din nila pwedeng magawa itong strategy na ginagawa natin ngayon. So ito yung ilan sa mga speaking engagement na pinuntahan ko para maituro itong sistema natin. So ngayon, ang advice ko sa iyo is tapusin mo itong ating training hanggang dulo. Kasi dito ko i-reveal sa iyo yung pinaka-secret,
kung paano ko nagawang makapag-refer ng more than 500 plus na mga personal direct referrals on my business. And hindi na to ala chamba, kasi kung chamba to siguro isa dalawa, pero imagine 500 plus na referrals. Ibig sabihin meron na tong sistema, meron na tong proven na paraan kung paano siya talaga nagagawa ng paulit-ulit. And okay lang ba na once na natapos mo itong ating training, okay, or natutuhan mo itong sikreto, pwede ba akong humingi ng commitment sa iyo? Pwede mo bang ipangako, okay, na you will go all in kapag natutuhan mo itong sikreto na to? Pwede ko mag-comment sa baba na isa ka sa mga nangangako na, sige, Apps JB, mag-all in ako, gagawin ko lahat yung mga bagay na tinuro mo sa akin. Okay, yan. Actually, I'm seeing comment na. Alright, congrats, congrats. So yan, thank you sa commitment mo, kasi unang-una, kung i-apply mo naman itong mga matutuhan mo na to, ikaw din yung magbe-benefits. So ngayon, I'm gonna reveal na ano ba talaga yung 4 secrets na to on how to sponsor 15 to 20 downlines in 1 month kahit wala kang enough time, wala kang influence, at wala kang authority. So number 1 secret natin, are you guys ready? Make sure to take down notes. Number 1 na sikreto na ginagawa ko at ginagawa ng mga mentors ko at mga top earners sa iba't ibang mga bansa, especially US. Ito 'yon. Ang lahat ng mga top earners na nakakapag-refer ng maramihan ay meron silang tinatawag na sales funnel. Okay? So ang secret number 1 is sales funnel that converts. Ano ba 'tong sales funnel? Ito 'yung step-by-step process that brings your potential customer one step closer to your offer until sales happen. So, alam ko medyo bago sa pandinig, or maaaring ngayon mo nga lang to nakita, pero ganito yung illustration yan. Para siyang isang funnel nga, or isang imbudo or salaan, wherein ipinopromote natin yung business natin. Syempre may mga taong nakakakita, hindi lahat ng mga nakakakita syempre bibili, pero yung mga tao na yon, unti-unti sinasala natin hanggang sila yung mga paying customers natin. So para mas ma-relay ko sa iyo at ma-explain ko sa iyo na mas maayos, take for example itong McDonald's. Ang McDonald's meron siyang sariling sales process. Okay? Itong nakikita nyo na to na parang billboard, okay? Yan, parang pinaka pwede niyang paglagyan. Kasama yan sa sales process. Ito yung nagbibigay ng awareness sa mga taong dumadaan na, uy, may McDonald's pala rito. Ito yung kitang-kita kapag kahit na sa malayong lugar, or kahit nasa malayo pa yung sasakyan mo, makikita mo na kagad yung signboard or billboards ng McDonald's. Okay? While merong pintuan nito, itong pintuan naman syempre, dito pumapasok yung mga customers. Pag nakapasok sila sa pintuan, of course, hindi lahat ng mga pumapasok dyan ay bibili. Yung iba, pupunta lang sa CR, magpapalamig, or hihingi ng tubig, iinom. Pero merong mga tao na pipila sa cashier. Okay? Yung mga pipila sa cashier, siya na naman yung mga mag-order hanggang sa ibigay yung order sa iyo, and then magbayad ka, and then ayan. So ang tawag doon is sales process. Okay, in-explain ko para mas maging malino sa iyo yung mga bagay na i-discuss ko sa susunod. So sa ating negosyo, sa network marketing, meron tayong offline or manual sales process na sinusunod. And ako, ilang taon ko rin to na naranasan before ako talaga nag-transition sa online. So ngayon, ito yung mga manual sales process natin. So, di ba, pag nag-join ka dito sa negosyo na to, usually, ano ipapagawa sa'yo ng upline mo? Sasabihin niya sa'yo, okay, ganito gawin mo, gawa ka ng prospect list or prospecting. Sulat mo dyan lahat ng mga kakilala mo, KKK, kaibigan, kabarkada, katrabaho, lahat na. Okay? So, lahat naman ginawa natin. Of course, ako gumawa din ako nito, kaya sabi ko na, nasasabi ko ito sa inyo personally. So, after ng prospecting, ang sulat mong gagawin is, i-invite mo ngayon ng mga yan. Yung mga prospect mo na sinulat sa notebook or sa papel, i-invite mo ngayon yan isa-isa. Siyempre, hindi naman lahat sasama. Yung iba, may invite mo, yung iba, hindi. Okay? And yung may invite mo, dadalhin natin sila saan? Sa presentation. Usually, sa mga seminars, sa mga business opportunity meeting. Diyan natin sila papaupuin. Or diyan natin sila, yan nga, hayaan natin sila mapanood yung presentation habang yung nagpe-present ay yung mga top earners ng company ninyo or ng company natin. So after nun, syempre pag napanood din ng presentation, meron yung next part. Ang next part yan is closing or handling objection. Kung yung prospect mo ay may mga tanong, syempre dyan mo sasagutin yung mga tanong nila. Okay, and then kung sakali na na-convince natin sila or na nasagot yung kanilang mga katanungan, gusto nila mag-join, mapupunta na sila sa last
part ng sales process, which is yung pay-in. Magbibigay na sila ng pera, magpipay na sila, and magiging partner mo na sila. So again, ang tawag dito ay offline, or ito yung manual sales process. Kung yung process dito simula una, simula prospecting hanggang pay-in, most of this ay talagang manual. Kumbaga, ikaw yung gagawa, ikaw yung bubuno, ikaw lahat. Sa madaling sabi, okay? Although ngayon, pwede natin gawin ng online, pero itong mga part pa rin na to, talaga most of the time, tayo pa rin yung gumagawa niyan. So, meaning to say, manual. Alright? And kapag ganito, wala namang masama na nagawin mo to, yun nga lang, syempre, magta-take effect lang to doon sa mga tao na may malaki ng oras sa negosyo or yung full-time na madalas. Bakit? Kasi itong bagay pa lamang na to, it would actually run. Kumbaga, kakain talaga to ng oras. Lalo na yun sa presentation, closing, at saka yung pag-process ng mga pay-in, kumakain talaga to ng oras. Ang question is, paano kung ikaw ay part-timer pa lang? Ibig sabihin, di ba, parang may hirapan ka, lalo na mag-adjust kung paano yung part-timer pa lamang ako, kasi simula ko pa lamang, hindi ko pa kaya makapag-alat ng maraming oras. So ngayon, ano naman yung sales funnel? Okay, pag-usapan natin, ano ang sales funnel? Okay. Ang sales funnel, kapag itong mga process na to ng manual, i-convert natin into online. So, paano? Instead na prospecting, ang mangyayari na ngayon, tatawagin na siya na yung unlimited traffic strategy or marketing. Ito yung proseso ng pagmamarket online. Kumbaga, kumahanap ka ng mga potential customers na pwedeng maging or prospect na pwedeng maging buyer or kumbaga potential member mo. Okay? Yung inviting naman, instead na isa-isa mong invite yung mga tao, isa-set up natin yung tinatawag na ito, capture page or landing page. So, ito naman yung online na counterpart nitong inviting. Okay? Ano naman yung presentation? Siyempre, ang tawag naman dito sa online is yung sales page or sales video. Ang ginagawa ng sales video, ito yung magpe-present doon sa prospect mo paulit-ulit. Yun lang ang gagawin niya. Okay? So, hindi ito napapagod. Alright? Kasi nga, online siya. Okay? Online siya nagaganap. Mamaya, malalaman mo na mas maliwanag kung paano ito ginagawa. Later on, after ng sales page, yung closing and handing objection mo, syempre, kung ita-translate natin yon sa online, magiging ano na siya, auto-follow-up system. So, kung dati, dun sa manual, kinakausap mo isa-isa yung prospect mo, tapos sinasagot mo yung mga tanong nila, hinahandle mo yung objection. This time, sa sales funnel, okay, sa online sales funnel, ang counterpart niya is yung auto-follow-up system. Magagawa mo ngayon silang ma-follow-up ng automatic 24/7 kahit busy ka sa ibang mga bagay. And syempre, yung pay-in, okay, yung mag-join na, ipaprocess mo. Sa online naman, ang counterpart niya is yung tinatawag natin na checkout page. So, dito na sila pwede mag-process ng kanilang mga pay-in or ng kanilang membership and pwede rin itong gawin online automatic. Okay? So, ito ngayon yung sales funnel. Para mas maging malinaw, ito pa, gagawa ako ng pinaka-illustration. So, itong sales funnel, syempre, ginagawa ito sa website. Okay? Magsisimula tayo sa number one. Ito yung pinaka-first. Ito yung traffic na tinatawag. Ang traffic, sila yung mga potential customer mo. So, natandaan mo ba dun sa pinakita ko na slides kanina, ang first part ng manual sales process, yung gagawa ka ng prospect list mo, ng mga kakilala mo, KKK. Okay, so dito naman sa online or sa sales funnel, yung traffic na ito, ito yung mga magmumula sa iba't ibang mga social media platform. Let's say, for example, Facebook, YouTube, Google, galing sa Instagram, galing sa Pinterest, galing sa LinkedIn. So, iba't iba. Okay? Depende sa iyo kung saan mo kukunin yung mga potential customers mo na yun. Okay? Now, ito mga traffic na ito or mga prospects na ito, papuputahin natin sila or i-invite natin sila dito sa tinatawag natin na landing page. Ganito ang itsura ng landing page. Parang isa siyang form na dyan nila ilalagay ang kanilang pangalan at saka yung kanilang email address. So, ang purpose nitong landing page is para makuha yung contact details ng tao. Okay? And then after, kapag inilagay nila dyan yung kanilang contact details, ang next step, mapupunta na sila sa presentation, yung sa sales page or sales video. So, ang ginagawa lang ng sales page na ito is, nagpipresent lamang siya again ng business. Ipinapaliwanag niya lang yung negosyo ng paulit-ulit. So, paano ba ito ginagawa? Mamaya i-explain ko. Pero, parang ganito lang siya. Kumbaga, kung meron kayong isang recorded video na, example, ikaw yung nagpapaliwanag ng business, pwede mo yung gamitin, and pwede mo i-upload sa website, and then, yung mga tao na
pupunta sa landing page mo, okay? Or mag-enter ng kanilang mga pangalan at email address is mapupunta sila sa sales page naman, okay? Ngayon, yung mga tao na nag-fill up syempre ng kanilang email at saka ng pangalan, yung kanilang contact details na yan mapupunta sa tinatawag natin na contact list, okay? Para sa naman tong contact list na to, may purpose kung bakit natin kinakapture or kinukuha yung contact list na yan. Ang ibig sabihin niyan is, or ang reason niyan kaya natin kinukuha is para magamit natin siya later on. Mamaya malalaman niyo kung saan natin siya gagamitin. So ano naman yung mga mangyayari dito sa mga manonood ng sales page or ng video presentation ng company ko or ng aking business? So syempre, mayroon dalawang option na pwedeng mangyari diyan. Number one, pwedeng kung yung prospect mo na napanood yung itong video presentation, pwedeng ang mangyayari diyan is mag-decide sila na mag-member or mag-join sa iyo. So yung mga magde-decide kagad na mag-member sa iyo, syempre mapupunta sila saan? Sa checkout page. So kapag clinic nila yan, mapupunta na sila sa checkout page na pwede nilang i-avail yung mga service or products mo, and then doon na rin sila magbabayad. Paano naman, Sir GB, yung mga hindi pa or hindi pa nila kaya mag-avail ngayon or sakali na ano, na hindi pa ready? Okay lang. Bakit? Kasi 'di ba dumaan sila sa contact list, dito sa contact list natin. Ang kagandahan doon, since nasa atin yung kanilang email tsaka kanilang pangalan, pwede natin ngayon sila na sendan ng mga follow-up messages. So pwede natin silang sendan ng mga auto follow-up message, at etong follow-up messages na to, pwede mo itong i-program na magsesend sa kanila automatic. Ibig sabihin, 24/7 gumagana ito. Kahit nga nagpapahinga ka, kahit nasa trabaho, pumapasok sa school, kahit natutulog ka na, nagsesend pa rin, okay? Yung specific na message yun, masesend pa rin doon sa tao. At ang goal nitong follow-up na to, ng follow-up messages na to, is mapabalik ang iyong prospect papunta sa sales page para ma-expose sila paulit-ulit. Okay? So, ganyan kaganda ang isang sales funnel. Alam mo kung paano ko nasabi na maganda? Kasi ang proseso na to ay nangyayari online 24/7. Ibig sabihin, kahit minimal supervision, mag-work pa rin ang lahat ng to. Every pages na nandito, example, ang landing page, gagawin niya yung part niya 24/7. Ang sales page, ganun din. Ang contact list, ganun din. Ang follow-up, ganun din. Ang checkout page, nandiyan dyan, available 24/7. Ganun siya kaganda. Alright. Ngayon, ang question, Sir JB, paano ba mag-build ng sales funnel? Paano ba gawin tong sales funnel na to na tinutukoy mo? Okay, etong tatlong page na to, yung landing page, sales page at saka checkout page, okay? Ito, ginagawa ito sa iba't ibang mga platform. Marami kang pwedeng pagpilian na pwede mong magawa itong part na to ng sales funnel natin. Okay, let's say for example, pwede kang gumamit ng WordPress kung familiar ka sa WordPress. Isa itong website builder na dito, syempre, gagawin mo itong mga nabanggit natin na elements ng isang sales funnel. Dito ka gagawa ng landing page, ng sales page, at ng checkout page. Meron din tayo na Wix, okay? Kung familiar ka sa Wix, pwede din yung Weebly. Ito yung iba't iba mga option na pwede mong pagpilian. ClickFunnels, pwede-pwede, kaso nga lang itong napakamahal. Okay? Group funnel is isa rin sa mga sales funnel builder, pero mahal din ito kung magkana sa sobra talaga mahal. Okay? And yung mga checkout page na ito na pwede silang magbumili ng kanilang ng products natin. So ito ginagawa to sa mga WooCommerce at saka sa Cart Flows. So ito yung mga ilan sa mga ginagamit para makagawa ka ng tinatawag natin na sales funnel. Alright? So ngayon, hindi ko na i-detail sa inyo yung iba't ibang paraan or kung paano gawin itong mga step by step na to. Pero ang i-reveal ko lang sa inyo is yung pinaka-apat na sikreto. But for now, malinaw sa atin yung secret number one, yung mga top earners na kumikita talaga ng malalaki at consistently nakakapag-refer sa kanilang mga business, gumagamit ang mga yan ng sales funnel. Okay? So pangalawang sikreto, I know you're excited na. Sa secret number 2. Ang secret number 2 naman ng mga top earners na nakakapag-refer ng maramihan is nagagawa nila na ma-automate yung proseso. So you need to automate the process. Bakit? Sabi kasi dito, true internet leverage is when 80 to 90% of the business processes run in full automation. Ibig sabihin, less supervision mo. Okay, kahit hindi mo siya, kahit wala ka doon or kahit hindi ikaw ang personal na nagpe-present,
okay pa din. Kasi bakit? Meron kang isang video presentation na ito yung nagpipresent ng negosyo. Hindi na rin ikaw magpa-follow up ng tao. Kasi unang-una, meron ng taga-follow up na system. Actually, ito yung common practice na ginagawa natin before. Actually, ako, guilty ako, sasabihin ko sa inyo, ito rin yung ginagawa ko nung una. So, nung una, yung mga prospect ko or yung traffic, ang ginagawa ko dyan, syempre, nasa listahan ko, diba? Nasa prospect list. Ang ginagawa ko is pinapanood ko sila ng video presentation. So, ganyan lang. Ganyan yung ginagawa ko dati. And then, kapag napanood yung video presentation, tinatanong ko ngayon sila, o ano, maganda ba yung video presentation na napanood mo? O okay ba, magjo-join ka na? And yung sa mga magjo-join, syempre, nakakachamba tayo. Merong mga nagjo-join diretso sa checkout page. So in fact, ito na yung existing na ginagawa ngayon ng ibang mga members since nagkaroon ng issue, di ba? Noong 2020, nagkaroon ng pandemic. So ngayon, na-transition online yung most of the businesses. Ngayon, ang ginagawa ng karamihan, common practices, ito, hahanap sila ng mga traffic or prospects sa online, sa Facebook, sa ibang mga social media. Ngayon, afternoon, pinapanood nila ng video presentation or pinapresenta nila online. Okay? Sir JB, di ba online na naman ngayon, hindi na naman manual. Actually, manual pa rin yun kasi ikaw pa rin yung gumagawa. Ang concept ng automation or netong ating sales funnel is kailangan ma-automate mo ang lahat ng proseso, 80 to 90% of the business process. Okay? So ngayon, balikan natin itong common practice natin, mga networker, nung mga nagsisimula pa lamang. Ganito nga yung ginagawa natin, humahanap tayo ng mga prospect sa social media, tapos pinapanood natin ng presentation. Pag napanood natin yung presentation, and then yung mga willing, syempre, bumibili sila. Pero nga lang, ang problem is, mostly sa mga nai-invite natin at pinipresenta natin online, hindi naman kaagad nag-join, di ba? Hindi naman lahat ng 10 na in-invite mo at pinanood mo ng video ay nag-join lahat. Yung iba, it took them 1 month, 2 months, 3 months, 1 year para makaipon ng pera or para makapag-join. So ngayon, ano yung disadvantage nito? Itong common practice na to, ang pinaka-disadvantage nito is nawawala na tayo ng track doon sa mga nai-invite natin. Ibig sabihin, hindi na natin sila magagawang i-follow up ng pangmatagalan. Sabihin natin siguro, pina-follow up mula 2 days, 1 week, or 2 weeks, baka pinakamatagal ng 1 month. Pero yung sabihin natin na isang taon, or 1.5 years, 2 years, minsan nakakalimutan na natin. So, ito yung flaws at ito yung disadvantage kapag ito yung ginagamit mo, itong common practice. However, pwede mo ma-automate itong sales page, checkout, and yung pag-follow up by simply inserting itong tinatawag natin na landing page. Okay? Kapag naggumawa tayo ng landing page, okay, sa halip na yung prospect natin, papupuntahin kagad natin sa presentation, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng landing page dito sa gitna. Okay? Dito muna natin sila papupuntahin bago natin sila papuntahin sa video presentation. Again, ang landing page, ang goal nito ay kuhanin ang contact details ng tao. Okay? Kailangan nilang i-enter ang kanilang pangalan at ang kanilang email. Pag na-enter nila, saka pa lamang sila mapupunta sa video presentation. And, ito yung mangyayari. Kapag in-enter nila yung kanilang contact details or yung email nila at pangalan nila, syempre, mapapasama sila sa contact list natin. Okay? And then, itong mga nandito sa contact list natin, sabihin natin na hindi pa sila ready, hindi pa sila, or kulang pa sila sa pera, hindi pa ito yung perfect time. Okay lang. Alam mo kung bakit? Kasi, again, pwede natin silang masenda ng mga follow-up messages. And itong follow-up messages na to, ang goal nito is i-expose ng i-expose ang iyong prospect doon sa negosyo. So, ang tawag dito is autoresponder. So, merong iba't ibang mga autoresponder tayo na ginagamit online. At ang goal nito ay i-collect yung contact details nga ng iyong leads to be used for follow-up purposes. So, eto yung ilan sa mga autoresponder na ginagamit ko at yung ibang mga partners ko as well as yung mga mentor ko rin. So, meron tayong tinatawag na get response. Ayan, syempre ito, mga binabayaran to. Okay, MailChimp, yan, binabayaran din yan. AWeber, ConvertKit, ActiveCampaign, marami yan. Okay, ito yung mga auto-responder. So, ang goal nga nito is para ma-automate mo yung process. Okay? The reason why kailangan mong ma-automate, lalong-lalo na yung pagpa-follow up, is because people will only join you if they know, like, and trust you. So, parang ganito ang analogy niyan. Sabihin natin na meron kang nililigawan na isang babae.
Okay? So, ano yung mangyayari? Ano yung mararamdaman ng babae noon kung sa first time pa lamang ng date ninyo ay niyakag muna siya na magpakasal? Ano yung mararamdaman niya? Baka hindi kanya siputin sa sunod na date. Actually, baka totally ma-turn off na siya kagad. Bakit? Kasi hindi ka pa naman niya kilala, pero niyayaya mo na kagad na magpakasal. And sadly, ito yung usually ginagawa ng karamihan sa mga network marketers. You know, first time pa lang kayo nagka-encounter, lalo na online pa, tapos ngayon gusto mo na mapili kagad siya na mag-join. Again, this is based on marketing research. People will only join you if they know, like, and trust you. Okay? So, kapag nakilala ka niya, kapag nagustuhan ka nila, at kapag nagtiwala sila sa inyo. So, di ba, ang ginagawa natin usually, post tayo ng post sa timeline natin, sa Facebook natin, lagyan natin, oh, join my team, we have the best product, we have the best company, we have the best team. So, yep, kapag ginawa mo yun, yes, pwede kang makilala ng mga tao. Makikilala ka nila, pero they will unlike you. Kasi parang napaka-pushy, laging lang ang pinupost mo, lagi na about ganito, join you, or join my team, parang ganyan. And they will not trust you. Okay, so ngayon, ano yung purpose ng autoresponder natin or yung follow-up system? Using the follow-up system, pwede natin na i-expose yung tao sa negosyo natin. Pero, hindi laging about pagbibenta. Ang isa sa mga sikreto ng mga top earners when it comes to sending follow-up sa kanilang mga prospect is fina-follow-up nila to ng iba't ibang mga variety. Pwede silang bibigay ng mga inspirational na mga messages, nagbibigay din sila ng mga training videos, nagbibigay sila ng iba't ibang mga valuable videos and valuable content doon sa tao. Okay? And sabi nga sa isang study rin, sale is made between the 5th to 12th exposure ng isang tao doon sa offer mo. Okay, so yung mga prospect mo na first time lang nila na-encounter itong business, most likely, hindi kagad talaga sila mag-join. Kailangan nilang ma-expose ng paulit-ulit. And that is the reason why we need to follow up. Okay, we need to send follow-up. And we need to automate the process. Kasi kung hindi mo ito i-automate, ikaw yung manual na magpa-follow-up dyan. Siguro, kaya mo mag-follow-up mga isa, dalawa, hanggang lima or sampo. Pero question, paano mo magagawang i-follow up yung 100, 200, 1,000, 10,000? Okay? But again, using the automation process or yung autoresponder, even kahit 10,000 tao yan, 20,000 na prospect, kaya mo silang sendan ng follow up message mo ng sunod-sunod or ng sabay-sabay. Ganun ka-powerful ang sales funnel or itong autoresponder na to. Okay, and syempre may tinatawag tayong FIFO, ibig sabihin yan, fortune is in the follow-up. Ito yung isa sa mga paniniwala natin ng mga online marketers na yun talagang, yung tao, mako-convert mo yan kapag talagang nag-follow-up ka na nag-follow-up sa kanila. Ganan ka, importante ang autoresponder natin. Okay, again, ang goal ng autoresponder is ma-expose ng ma-expose yung prospect mo. Pabalikin sila na pabalikin sa sales page or sa sales presentation until such time na ready na sila na mag-avail ng package at pwede na silang pumunta papunta sa checkout page. Alam mo ang kagandahan nito ng naka-setup yung sales funnel at naka-automate rin, it will work 24/7, round the clock. Again, kahit pa busy ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit ano pa yung ginagawa mo, kapag na-setup mo na yung automation process, okay? Ito, gagana na to ng 24/7. Ganun siya ka-powerful. So, again, so far, may natutuhan ba? Again, secret number 1 at secret number 2. Right now, punta tayo sa secret number 3 natin. Ano ba itong secret number 3? Okay? Yung reason kung paano mo magagawang makapag-sponsor ng maramihan tao is ito. Kailangan mo ng unlimited number of leads. Kailangan marunong kang gawin itong bagay na ito. Okay, sabi nga, without leads, business dies. This is the lifeblood of all businesses. Lahat ng negosyo na may kinalaman sa sales, lahat yan nangangailangan ng leads. And the sad truth, we are taught by the strategies that are stuck in the 90s. Ang tinuturo pa rin sa atin ngayon is yung mga ginagawa pa rin 1990s. Mag house to house, mamusakal, kumausap ng mga taong di kakilala. Yun nabanggit ko kanina. Diba? Ako kaya po binabanggit sa inyo kasi sabi ko sa inyo, naranasan ko yung mga bagay na yun. And sabi ko nga, ayaw ko na ulit daanan. Kasi for me, parang
napakahirap gawin. Tsaka at the same time, kung ikaw kulang ang oras mo, hindi mo siya talaga magagawa. Okay? Ngayon, ito yung bagay na tinuturo ko sa inyo is ito nga, secret number 3, paano ka ba magkakaroon ng unlimited leads? So ngayon, merong iba't ibang paraan kung paano ka makakakuha ng unlimited leads. Okay? So pagdami ng leads mo, pagdami na magiging possible na maging pay-ins sa iyong business or pagdami na mga mapapajoin mo sa iyong negosyo. So paano sa kakukuha nitong traffic or nitong leads na ito? Makukuha mo to syempre, meron tayong tinatawag na free traffic or ito yung mga free strategy na pwede mong gawin sa Facebook, Instagram, sa mga social media. Pag sinabing free traffic, ito yung i-work your way in mo. Ibig sabihin ng work your way in, talagang sisipagan mo yung pag-create ng mga content, gagawa ka ng mga posts, mag-join ka sa mga groups, mag-a-add ka ng mga friends, yan yung gagawin mo. Kumbaga free traffic. And which is, yung free traffic na to, medyo time consuming din, kaya hindi ko siya masyadong marerecommend kapag part-time ka. Okay? Pero, merong isang paraan wherein pwede kang makakuha ng mga sobrang daming tao or sobrang daming prospect. Yun nga lamang, this is a paid traffic strategy wherein babayad ka sa Facebook, using your Facebook ads, pwede rin na Google AdWords at marami pang iba na paid strategy. So ngayon, ang advantage naman ito kapag paid traffic, kung limited ang oras mo, still makakakuha ka pa rin ng maraming prospect. Bakit? Kasi babayaran mo lang. Okay, magki-create ka ng isang advertisement, babayaran mo sa Facebook, tapos sa Facebook ipapakita yung advertisement mo sa mga tao. Okay, kagaya nito, example, may ginawa ako na isang advertisement sa Facebook wherein ito, as you can see, ayan, palakihin lang natin, meron ako ditong almost 6,000 plus comments and inquiries dito sa aking advertisement na ito. As video siya na ginawa ko, and then nagbayad ako sa Facebook, and then ito yung mga nasa, ayan, mga nasa comment, at ano sila, yes, yes, paano, how, so talagang yung tao na, yung kusa na lumalapit sa akin. So, hindi na ako ngayon nagpapakahirap para humanap ng mga tao or i-message yung mga tao isa-isa. Uy, hello, this is JB. Willing ko ba mag-join sa business? Parang gano'n. Or meron kaming, naghahanap kami ng mga tao na interested kumita part-time. Baka meron kang kakilala. So, hindi na namin kailangan gawin yun. Why? Because yung tao na mismo ang lumalapit para, yun nga, i-check at alamin kung ano yung business na ginagawa namin. In fact, doon sa isang page ko, I was able to generate nasa 14,000 plus na mga prospect. Ito. So, dito na ngayon nang gagaling yung mga prospect na nag-join sa akin. Okay, so may record ako. Imagine mo ha, kung ito ay offline or manual, tapos meron akong 14,000, baka yung 14,000, yun pa lang yung pangalan na may susulat ko pa lang sa isang notebook. Okay, baka kulang pa yung isang notebook. Tapos yun, paano mo ngayon mapa-follow up itong 14,000 na to kung hindi ka gagamit ng sales funnel? Eh, diba, napakahirap. Yun nga, mag-follow up ng 10, sabay-sabay, ang hirap na. Ito pa kayang 14,000. Kaya ganyan kaganda ang magkaroon ng isang sales funnel. Okay? So again, this is the secret number 3. Again, generate unlimited leads. Right? And then yung secret number 4 is ito ang tinatawag natin na sales conversion. Paano ka makakapag-refer ng mas maraming tao, 15 to 20 prospect in a month, kailangan nagagawa mong ma-convert ang mga prospect mo into paying customers. So this is the process of converting your prospect into, again, paying customers. And usually, okay, kami, yung ibang mga marketers, mga top earners, gumagamit kami ng iba't ibang mga tools para ma-convert namin yung tao. Makonvince namin na mag-pay-in. So ako, in my case, I've been using mga closing scripts. Meron ako mga testimonials na pinapakita sa kanila. Meron din ako mga objection crusher na mga punchlines na kapag meron silang tanong or objection, ito yung mga sinasagot ko sa kanila. Okay? So ito yung paraan kung paano ngayon yung mga na-generate ko na traffic or prospect na marami is mako-convert ko rin using these tools like closing script, testimonials, and objection crusher. So just a recap ng pinag-usapan natin, we talk about sales funnel. Ito yung pinaka soul secret ng mga top earners na nakakapag-refer ng maramihan. Siguro, konting disclaimer lang, Sir JB, pwede naman, mayroon ako mga kakilala na nakakapag-join ng 20 na prospect every month. Yes, may pwedeng meron kang kakilala na ganun. Yun nga lamang, ang isa sa mga kaya kong i-guarantee is yung tao na yun, baka hindi na natutulog. Okay? Baka ang ginagawa niya lang is talagang eto, full-time na siya dito sa negosyo na to. Or sa ganitong business.
So, possible naman talaga na makapagpa-join ka ng 15 to 20 na prospect in a month. Yung nga lamang, kailangan mo ng sobrang daming oras everyday. Baka ito na lang yung kailangan mong gawin para mangyari yun. Pero again, itong sales funnel natin, it will allows you or give you a chance na makapag-refer ka ng numbers of people na mag-join sa'yo, interested, na sila na mismo yung lalapit para mag-inquire, magtanong about sa business mo. Okay, so just a recap, itong mga prospect na to or traffic, nakukuha natin yan sa Facebook, sa iba't ibang mga social media, sa YouTube, and then pwede natin silang makuha through yung tinatawag natin na unlimited traffic strategy, which is yung nabanggit ko kanina, yung generate unlimited traffic through yung mga Facebook campaigns or Facebook ads, Google ads, at marami pang iba. So, itong mga traffic na to, papumuntahin natin sila again sa landing page. Dito, ika-capture ang kanilang contact details para magawa natin sila ma-follow up. And then, kapag nag-fill out sila dyan, ang sunod na mangyayari, mapapanood na nila yung video presentation. Mapupunta na sila dun sa pinaka-presentation nga ng inyong business. And then, yung mga nag-fill up ng form, syempre, mapupunta sa contact list. Alright? And then, yung mga tao na gusto nang mag-avail ng package or mag-join sa'yo, syempre, mapupunta sila sa checkout page para bayaran yung package na bibili nila. Now, yung mga hindi naman interested or hindi pa convinced at kailangan pa nila ng mga additional information, again, huwag ka mag-alala kasi meron tayong tinatawag na follow-up system. And itong follow-up system na to, nangyayari to 24/7. And again, ang goal nito is para pabalikin yung prospect mo sa sales presentation at i-expose sila ng paulit-ulit hanggang sa maging sobrang clear na sa kanilang isip na, ah, okay, ganito pala. And then, they will be ready to join na rin. Yun nga lang, merong challenges and problems yung lahat ng na-discuss ko. Although, na-reveal ko na sa inyo yung talagang secret ng mga top earners. Ang ilan sa mga challenges nito, guys, ay ito. Number one, the learning the whole system requires a lot of time. In fact, on my case, inaral ko ito ng napakahabang panahon. It took me almost a year para maintindihan, matutuhan, at ma-set up yung sales funnel. Pangalawa, it requires technical skills, especially setting up the whole system, lalo na yung paggawa ng website. Yun yung nangangailangan ng mga technical skills. Kaya medyo may problem tayo, challenge tayo about that. And patatlo, medyo mahal. Tatapatin ko kayo yung mga tools na yon, autoresponder, website, may kamahalan talaga siya. And you need to reinvest. Kailangan mo mag-invest ng pera para magkaroon ka ng ganung tools or ganung sales funnel na tinatawag. Pero alam mo, meron ako sasabihin sa iyo na good news. Since nandito ka na lamang din, up to the end, and pinapakita mo yung pagiging seryoso na unang-una magkaroon ng resulta sa iyong negosyo, alam mo, makapag-refer ka ng maraming tao at matapatan mo yung mga top earners ng iyong company na nakakapag-refer sila ng tuloy-tuloy kasi syempre may resulta. Pero ikaw, paano ka na nagsisimula? Ano yung kailangan mong gawin? So, ito yung good news ko. Kung isa ka sa first 50 people na mag-a-apply at matatanggap sa aking elite membership group. Okay? Meron akong elite membership group wherein dito ako nagtuturo sa mga members ko ng iba't ibang paraan kung paano talagang magagawa makapag-sponsor ng maramihan tao on a single month using online strategy. So itong itong elite membership group na to, meron kaming tinatawag na auto-sponsoring system. Ito yung ginagamit ko at ginagamit ng aking mga members, ng aking mga student. Ito na yung ginagamit namin para yun nga, makapagpasali ng ibang mga tao. And good news, kung isa ka sa doon sa mga first 50 na tao, again, yung pinakita ko kanina, first 50 na tao na mag-a-apply at matatanggap. Okay, ang term na gagamitin natin is mag-a-apply kasi this is only by application. And kung isa ka sa mga matatanggap, so ang good news yan, bibigyan kita ng pagkakataon na magamit itong auto-sponsoring system ko. Okay? Nang libre. Yes, that's true. Libre mong magagamit itong auto-sponsoring system. Ano ba yung meron dito? Well, actually, I have a done for you na step-by-step na guide on how you can set up a fully converting sales funnel. Or, ito yung kagandahan. Kung sakali na isa ka sa mga matatanggap, sa mga nag-apply, makakakuha ka ng pre-built system na gawa na siya.
So kung ang problem mo ngayon is hindi mo kayang gawin yung mga bagay na na-discuss ko, yung about sales funnel, setting up your website, yung iyong autoresponder, wala kang idea, kailangan mo pang mag-research ulit ng another research para malaman kung paano i-set up ang mga bagay na yun. Good news again, kung isa ka sa mga matatanggap, na-accept sa nag-apply, ngayon, ito yung mangyayari, pwede kang magkaroon ng isang pre-built system na nagawa na siya, as in talagang gawa na siya. Ang kailangan mo lang gawin is siyempre gamitin. Alright? Second, magkakaroon ka rin ng access. Kapag isa ka sa mga natanggap, magkakaroon ka ng access sa PowerScript bundle natin and sa photo album sales. Bakit? Well, ito yung ginagamit ko personally and mga members ko and yung mga students na tinuturuan ko para ma-skyrocket namin yung aming sales conversion. Through this, actually, yung mga scripts na to, kahit anong itanong sa'yo ng mga prospect mo, okay, kaya mong sagutin, kaya mong silang bigyan ng reasonable na question na pwede natin sila ma-convince para, okay, maniwala sila sa negosyong ginagawa natin. Okay, patatlo, magkakaroon ka rin ng access dito sa Unlimited Traffic Mastery na training natin, which will teach you how to run a profitable FB ads campaign. So dito, igagawin kita step by step kung paano ka makakapag-run yung nabanggit ko kanina ng isang Facebook advertisement na talagang magiging profitable. Yung talagang makakakapture ng attention ng mga tao. Ano yung kailangan mong gawin? Ano kailangan mong i-set up? Ano yung mga bagay na hindi mo dapat ilagay sa advertisement mo? Ano yung mga bagay na hindi mo kailangan isama? Kasi kung isinama mo, baka ma-ban ka, ma-restrict ka. So lahat yan, i-discuss natin dito sa ating Unlimited Traffic Mastery and a lot more online marketing advantage and bonuses inside our exclusive training website. Again, this is only for 50, first 50 applicants na matatanggap. Okay, kapag nag-apply ka at isa ka sa mga natanggap, based doon sa mga assessment na gagawin namin, swerte ka. Bakit? Magagamit mo yung ating auto-sponsoring system ng libre. Now, the question is, are you ready to become a sponsoring monster? Okay, ginamit yung term na monster. Kasi gusto natin talagang mag-isa ka sa mag-excel, makina talagang parang halimaw ka sa pag-refer ng mga tao. Okay, are you ready to become a sponsoring monster? Comment ka sa baba kung ready ka na matutuhan kung paano at magkaroon, hindi lang sa matutuhan, pero magawa mismo kung paano makapag-refer ng unlimited number of tao. Yun nga, 15 to 20 prospect every single month. Okay, so kung ready ka na, eto ang kailangan mong gawin. Just go to or click the link below. Meron akong link na ilalagay sa baba sa description ng video na to. And just all you need to do is to click that link para mapunta ka na doon sa application process natin. Again, or you can go directly to join.jberespeto.com/apply. And kapag nakapunta ka dyan, yun nga, ma-redirect ka sa isang page na nandun na yung proseso kung paano ka mag-a-apply. Alright, clear ba? Again, I'm Javier Respeto and I'm so happy na natapos mo itong ating training. If you're ready, again, to become one of the, yun nga, people sa company mo na nakakapag-refer din consistently ng number of downlines sa network marketing career, again, this application is really fit for you. So magkakaroon ka ng access para magamit mo yung aking auto-sponsoring system once na natanggap ka. So again, thank you so much everyone for spending your time with me. I hope meron kayong natutuhan sa ating training. Again, click the link below kung gusto mo na masimula na yung pag-apply and then submit mo yung application para ma-assess na namin kung isa ka sa mga matatanggap dito sa Elite Membership Group ko na to. Again, this is JB. Bye for now. Have a great day sa inyo. God bless po.